Ayan po mga kababayan, nandito po tayo sa May Montebata papuntang Sona kung saan ay bibili po tayo ng mantel para po sa tindahan ni Waka Waka. So maaga pa rito, alas 4 po ng hapon. At dito lang may tindang mantel na makapal-kapal eh. Kasama ko po si Idol. Idol Tonton. So ayun, may mantel dito. Kaso hindi siya prutas. Prutas sana eh, no? Oo, oo. Ah, ganito lang siya. Rhinoleum. Eh, yan kasi makapal. Pagka, umaganito lang. Pero makapal siya. Ayan, umaganito lang. Walang dating yun. Wala sa kabila eh. Ang gusto ni Kuya Tonton yung may mga prutas-prutas. Kasi fruit shake yun. Oo, oh, fruit shake kasi. Ayan, meron pa kaya doon, ha? No. Ayan. Ah, magkakamukha lang talaga. Ah, ito may prutas. Ayun. Ere kuya, oh. Oh, ito. Kaso manipis. Ayan lang, meron. May mga prutas-prutas. Oh, ito. May nakita ka ron? Malaki yung prutas. Sige. Anong prutas ba nakita mo sa Anas? Papaya. Ito. Ayaw mo ito kuya? Pag yan ang bibili mo, gusto ko na lang yung damo. O damo na lang. O sige, sa damo tayo. Kahit yung mabili kalbuhay. O sige. So yun ang gagamitin daw namin. Sabi ni kay Tonton. So 3 metro daw, sabi ni kay Tonton. 3 metro. O 3 metro. Ito maganda sa bahay din to. Ayan. 3 metro. Pero meron sa divisoria nito. O nga, sa divisoria bibili. Marami. Kailangan ko nito pag umuwi ako. Medyo mahal lang, ano? Sa atin daw mura. 700 per ano, meter. Per metro. O, 3 metro daw ang kailangan namin, sabi ni Kuya Tonton. Ayan. So, tapos after nito, pupunta kami kila Kuya Tonton. Para ikabit na ito, tapos diretso namin kila Juana. O, grabe, ang init, di ba? Sobrang init ngayon dito. O, talagang hindi na kasi ako lumalabas ng bahay. Kaya pagka lumabas ako, sigurado lahat ng aseite sa katawan ko lumalabas. Lahat ng mantika. So, ayan po mga amigo, matatapos na po ang tindahan ni Waka Waka. Ayan po mga amigo, natin po tayo sa Hes. Kila Kuya Tonton. Medyo malayo ang biyahe. Umabot ng mahigit 15 minutos mula sentro. So, alas 5, gesta po dito. Ito na kasi ginawa yung ano, yung magiging tindahan ni Waka Waka. Kasi hindi naman makalis si Kuya Tonton. Kaya dito mas madali na magagawa niya. Isang araw nga lang doon niya ginawa eh. Okay. Ayun po, nakikipag-usap pa si Tonton sa may guard. Hindi kasi pwede pumasok yung taxi. Ayan sabi, kukunin lang saglit yung boot na ginawa ni Kuya Tonton. Pero may ikakabit pa eh. May ikakabit pa na para matapos yung ano, yung tindahan na Waka Waka. Binili namin sa may mantel dapat na parang mga prutas-prutas kaso wala. Manipis. Kaya ang nabili namin yung parang damo-damo na ito. Na sabi ko mas magandang tingnan to kaysa sa ibang mga linoleum. So ayan pa mga amigo, nandito na tayo. Pinapasok po tayo. At nandito na tayo sa gawaan ng ano ba to? Yung ginagawa ni Tonton. Workshop. Ayan, workshop pala ang tawag. Ayan. So ayan po mga amigo, makikita nyo na po ang tindahan ni Waka Waka. Charan! Ganda oh. Ganda. Diba? Shake. Wala akong masabi kay Kuya Tonton. Oh, diba? Pilipino eh. Basta Pilipino ang gumawa. Oh. Dapat naglagay ko dito isang ganito oh. Wala nang kahoy. Wala nang kahoy? Oh, ayaw mo na yan. Inalibaba. Inalibaba daw. Oh, yan. Ano yan? Ah!
Pambihira. Ang ganda. Ang tindi mo, Kuya Tonton. Oh, iniisip ko, ba't ka ako walang ano? Walang bubong. Oh, matindi ang bubong niya. Fiber glass. Naku, sayang ito pag kailangan bumenta si Waka-Waka nito. Five... Kaya mo hindi kaya, parang gusto mo, sayo muna. O nga eh. Ako na kaya muna magtinda, ako na muna magnegosyo. Yan yung ano, dito yung ganda, oh. Rituan ng manok ni Elvis. Ni, oo, ito yung kay Elvis. Ito yung ano, tinapay. Oo. Ganda eh. Ano gusto mo, i-diretso ko dito, pag ganun, tak-tak. Oo, ganun siguro kuya. Diretso. Ayan, ang ganda. Oh, sinukat. Parang isinukat ba? Ayan. Ah, parang tigisang ganon. Yung kasing kaninang sobrang nipis. Yan, maganda yan, yung ganyan. Idiretso kaya hanggang baba? Kaya? Ayan, oh, ganda. Ewan ko lang kung walang bumili dyan. Tapos nalagyan ko ng mga prutas-prutas. Mga nakabitin. Hahanap akong plastic na prutas. Oh. Ito maganda to sa bahay. Oh. Ang ganda. Oh. Ayan, oh. Ewan ko lang, pag di pinagbutihan ni Juana yung pagbebenta nito, dapat madaling araw pa lang may bumibili na sa Procheck. Madaling araw pa lang. O, oh, meron pa lagayin pala dito. Oh, ng mga gamit-gamit. Pag ito, pagka hindi bumenta to, dadaling ko to sa ano... Sa ikuko, tatabihan ko si Lola Guapa. Tatabihan ko si Lola Guapa. Ayan pala, okay na, oh. Sakto-sakto, oh. Ayan. Mm. Ganda ng ano, oh. Ganda ng pagkakagawa. Oh. Ang lupit ni Kuya Tonto, no? Matindi. So, ito ay gawang Pilipino. Siguradong matibay. Parang di titibay, fiberglass yung ibabaw. Ah, inalibaba daw niya. So ayun po, gagawin na po na kay Tonton. Tapos pagkayari after 1 month, ibebenta ni Juana ito. Ibebenta yung boot. Ibebenta niya yung boot, ibebenta niya yung blender. Lahat ng gamit. Benta ang refrigerator. Talaga si Juan eh. Hindi, seryoso na yan kasi kailangan niya magseryoso sa negosyo. Pag di siya nagseryoso, marunong naman mahiya ang mga mga na? Marunong naman sila mahiya. Oo, marunong. Yun na pa siguro saan lang, marunong mahiya. Tsaka alam nila na, hindi naman biro yung ginagawa. Hmm. Yun nga lang pa siguro, marunong din sila mahiya. Pero pagka ano sila, halimbawa, sinabi mo sa kanila na wala, wala talaga. Okay lang sa kanila. Ayan. Parang ano no, parang nasa hardin. Kaya lang, dapat talaga mayroong basahan. Ayun, parang basahan na ilalagay kasi dudumi eh. Ganun maganda. Yung mismong part. O yung mayroong cloth. Ayan, oh. Ganyan. Sa garden yun maganda. Yung ganito. Grabe. Kuya, ilang araw mo ginawa to? Ito, lahat. Isa lang? Dalawa? Tatlo? Isa lang siya kung libre sa oras. Ah, kung libre sa oras. Sa araw lang. Grabe. Grabe effort mo dito, ha. Ano? Hindi ka mo natuwa sa ginawa ko. Natuwa ka sa bubong. Hindi ha? Natuwa ako sa ano? Sa lahat. Sa ginawa ko. Eh, nakita mo. Ano bang ano to? Ano bang bubong na to? Sa... Golf cart yan? Ha? Golf cart. Golf cart na sakyan? Oh. Ah, bubong daw to ng golf cart. Pero ang ganda eh, oh. Tapos lagyan ko ng tarpaulin dito. Ano po ba mga amigo ang lalagay ko dito sa ano? Ibaba. Waka-waka, ano, fruit shake. O, samina-mina, waka-waka, prutas.
Ano yung nasa Pilipinas? Prutas, no? Nakalagay doon, prutas. Prutas, hindi ko alam kung ano sa Espanyol eh. Kayo na po ang mag-isip, mga kababayan. Kung ano ang ilalagay natin dito sa tarpaulin ni Waka Waka. Ibay na yan. So ano kaya ang magiging, reaction ni Waka Waka? Pag hindi niya nagustuhan to, kuya, dadali natin sa ikukuha. Ibibigyan natin kay Elvis. Ano ba? Si Elvis na magbebenta. Oo nga, madali nga. Sa'yo madali eh, kasi bihasa ka sa ganyan eh. Yan talaga trabaho mo eh. Ito, sa Pilipinas, magkano kaya? Sa Shopee ako nakakita nito eh. Pero gusto kong ilagay sa garden ko ganito. Kasi hindi siya high maintenance. Hindi mo kailangan, hindi mo siya kailangan gupit-gupitin. Yung talagang Bermuda na ganyan na, ayan. Bermuda grass. Ito talaga pang matagalan. Kasi yung sa may company namin, sa may soccer, ganito yung gamit nila. Oh. Pero tumatagal naman. Parang umabot naman ng 8 years, ganun. Okay na rin. Matanda kami to, hindi ko na kailangan ng hardinero. Oo, hindi mo na kailangan ng hardinero dito. Ganda, no? Kesa yung prutas mo sinasabi, eh. Parang nasa hardin dito, oh. Ano lang? Yung lawit-lawit na dahon na ano? Ah, dito? Plastic. Oo, laging dito tapos lalagyan ng mga prutas. Oh, di ba? Pwede na to sa ano, ah. Pwede na sa Pilipinas, eh, no? Sa mga kanto-kanto. Yung ganito. Si Joanna, may uniforme yun. Ano? May uniforme si Joanna. Lagyan ko ng uniforme. Pakachub, tapos may mga prutas dito. Comedy. Oo. Oh. Kuya, ayun ba ikaw nalang mag-vlog sa ano, ikuko? Ayaw mag-vlog sa Ikuko? Ayaw mo kay Mama Marta? Nanay ni Chamame? Ayaw mo mag-collab kayo ng nanay ni Chamame? Ito, baka paangatin ako. Paangatin? Ano yung mangkukulam? Oo, nangungulam eh. No? Malupit nga si nanay Marta. Ang dami nga nagagalit eh, sabing gano'n na yan daw. Pagka merong internet, nagla-live ako, pagka nawawala yung connection, sinisisi nila si Nanay Marta, Nanay ni Chamame. Ganda! Wala akong masabi, kuya. Hindi ko alam paano. Saan ba tayo kakain? hindi ko alam kung ano ang i-offer ko sa dito. Limang alak ba? Iba eh, oh. Pag sa Pilipinas 'yan, maganda na 'yan pag nasa may kanto. 'Di ba sa Pilipinas 'yung mayroong mga chicken wings, ganun eh, no? Chicken wings magbebenta. Pag nakita to ni Elvis, hindi niya mai-imagine na kaya niyang gawin yung ganito, no? Iba kasi ang Pilipino, no? No? Hindi niya mai-imagine na gumawa ng ganito. Iba sila kasing gumawa, eh. Kumbaga, alas, hindi sila nagre-research. Ganon. Hindi kagaya natin mga Pilipino. Masipag kung sa masipag yung mga Aprikano, Maginiano. Ang problema lang sa kanila, kulang sila sa pag-aaral. Hindi kagaya natin. Lahat tayo marunong mag-internet. Lahat tayo marunong mag-search kung ano yung mga latest. Kaya nga may marites. Ano ang latest? Kuya, anong latest? Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.